Hey, good evening, good morning mga boss. 12 AM na ng madaling araw. Kakaawas ko lang galing ng trabaho. So, samahan niyo naman ako. Kwentuhan tayo. Hanggang sa ako'y makarating sa amin sa Dolores, Quezon. Malayo pang tatakbuhin ko mga boss para ma-share ko na din sa inyo kung paano bumiyahe si Biyahe with Ariel gamit ang motor. Para malaman nyo na din, para makarelate kayo sa akin na yung inyong dinadanas ng mga ka-riders ko ay nararanasan ko din. So, pare-parehas lang tayo ng experiences. Ang masasabi ko sa ating mga ka-riders ay ingat tayo lagi. Yan lang lagi ko sinasabi sa inyo. Kada mag-message kayo sa akin, sasabihin ko ay ride safe lagi. Yan. So, samahan nyo ako mga boss hanggang sa ako'y makarating sa amin. Pero dadaan muna ako sa boarding house at kukunin ko yung isang kong bag, tapos yung aking guantes at saka bunet. Ang ginaw sa kamay eh. Wala akong guantes oh. Naming motor. Ah, puro motor yan oh. Lang iya. Ibo na tayo dito. Iiwan ko na lang dito itong motor ko. Kunin ko lang yung bag ko. Cinquenta, unleaded. Pare lang pera ng dad. 100. Sige, sir. Hindi na. Lungo yan tayo. Re-resibo pa eh para 50 pesos. Okay. So ayan mga boss, start na ng ating biyaheng malayo. Woo! Ayan, tulad ng sinabi ko, kung ano yung nararanasan nyo mga boss, dahil di nga nagmumotor kayo, as ako naman gumagawa ng video tungkol sa motor. Ito yung patunay na yung ginagawa nyo ay nararanasan ko din. Kaya yun lang yung pinangahawakan ko na katunayan na kaya ko kayong tulungan. Kaya kong magbigay
ng tips sa inyo kung paano i-maintain ang inyong mga motor. Kaya ako, ang goal ko lang talaga sa pag-share sa inyo ng video, sa pagbabahagi ng mga video ko, ay para maiiwas ko na din kayo sa mga posible na pwedeng mangyari sa inyo. Para meron akong magawang mabuti para sa mga ka-riders ko. Yan. Ganun lang talaga. Aanhin natin yung ating mga natutunan kung hindi natin i-share. Pag i-share natin yon, yung ating natutunan, naranasan natin na hindi maganda, i-share natin yung bagay na may iwasan nila para hindi na nila maranasan yung naranasan ko. Yun, parang ganun. Kaya ang goal ko talaga, makatulong sa mga kapwa riders. Ayoko maranasan nyo yung ibang naranasan ko. Katulad nitong biyahe kong ito, mga boss. Madaling araw na. Alas 12 na ng madaling araw. Delikado to. Pwede kang tumirik kung medyo hindi maganda ang kondisyon ng iyong motor. Pag tumirik ka, wala kang alam kung papaano. Wala kang alam kung papaano i-troubleshoot ang motor mo. Yari na. Tatawag ka na ng rescue. O matutulog ka sa kalye. O kaya magtutula ka. Yun lang yung ano mo, pagpipilian. Kaya ang sikreto para ikaw ay makasiguro sa iyong biyahe ay kaalaman. Yan. Idea. Para lagi tayong makasurvive kung sakali man na tayo ay nagkaroon ng trouble sa o kung sakali mang tayo ay tumirik sa daan. Pag may idea, ang tag doon, mas lamang ang may alam. Yan, sinasabi. Mas lamang ang may alam. Alright, mga boss, nandito pa lang ako sa Lipa. Siya nga pala, mga boss, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang aking kasamang motor. Kala nyo may iba akong kasama, no? Ang aking kasamang motor na si Motorstar Well 125. Yung ginawan ko ng video na kung bakit na top overhaul na ang motor natin ay nausok pa din. Ito yon, mga boss. Puntahan nyo na lang yung kanyang video. Ilalagay ko na lang dyan yung link sa baba para mabisita nyo. Okay, tingnan nyo dyan sa taas, andyan yung picture. Yun yon, yung thumbnail na yun. Yan. Ito si Motorstar Well 125. Bago ang black, bago ang mga gulong, huwag sabihin condition siya. Kaya medyo kampante tayo sa biyaheng ito. Wala tayong pangamba na baka mamaya ay tayo ay tumirik o maplatan dahil bago ang ating gulong lahat. Alright, mga boss, sarado yung daan pa punta ng katedral. So dito ang daan, dito ang tinuturong daan ng enforcer. Hindi ko lang na-videohan, gawa ng, diba, naka-off nga yung camera ko, gawa ng ano, ako'y nagpaalam sa inyo. Tapos banda-banda unahan, sarado yung daan. So, naiba tayo yung daan. Hindi ko alam kung saan tong daan na to. Dito daw, kanan-kanan, tapos dito kanan. Tamaga. Wala naman direksyon nakalagay. Aare. Ayun, this way to city proper. Kanan-kanan.
To city proper. Ah, oo, ang lisot na rin ito sa may ano, sa may tawag dito. Ang lusot na rin ay doon sa may iglesia. Alam ko na. So sa mga tagalipa dyan, ayun yung iglesia o natatanong ko yun. Oh. Ayun nga doon nga. Oops! Wala, napasabak tayo dito. Di ba delikado dito? Ang dilim eh. Ito, napasok natin ito ng daan. Kailan ko nakadaan dito mga boss. Oh! Uy, ang tarik! Ah! Oo, tama. Ito nga, ito. Buti na lamang. Ito nga, ito nga. Tapos, all vehicles. Dito na ako dadaan. Nakamotor naman ako eh. Para hindi na ako lumayo. Hospital. Iglesia. Ayan yung iglesia. Wala ako, maliligaw na ako. Ayan yung iglesia mga boss. Alright. Pag kumanan tayo, City of Lipa. Pag kumaliwa tayo, papunta ng Padre Garcia. So kaliwa tayo. Ayan. Alright. Diretso na tayo ng Padre Garcia. Tunay na to mga boss. Kala ko maliligaw pa. Okay mamaya mga. Okay mga boss, babalikan ko kayo mamaya. Okay mga boss, babalikan ko kayo mamaya. Dahil tayo ay magiging busy sa pagda-drive. Alright, thank you so much mga boss. Huwag kayong alis. Samahan nyo muna ako sa video ito, please. Nakikiusap si Biyahe with Ariel. Para makilala nyo din si Biyahe with Ariel, na ito yung kanyang biyahe pagka siya ay galing sa trabaho. Alright. Okay mga boss, nasa Quezon na tayo. Lampas na ako ng San Antonio, Quezon. Ito yung kinatatakutan kong lugar dito. Madilim. Wala kang makikita kundi mangilan-ngilan na liwanag ng bahay. Pero yung ilaw sa puste, madalang. Kaya ang ginagawa ko dito, medyo mabilis. Eh, hindi naman to ang kabilisan, basta ano lang, yung hindi lang tayo naka-slope. Wala na tayo halos kasalubong. Dito mayroon ng ilaw, iba-iba naman dito. Pero mamaya may dadaanan uli tayo. Pero mamaya may madadaanan uli ako na ano, madilim. Ayan, madilim na uli. Ayan. Hindi panay ang ilaw dito. Paputol-putol. Kaya medyo natatakot ako. Takot na ako sa ganitong lugar. Wala naman akong karanasan sa ganitong lugar. Pero ayoko nang, baka mamaya ay ano, siyempre sumemplang tayo, walang tutulong sa atin dito. Yan, hindi lahat ng poste may ilaw. Siya nga pala mga boss, advice ko lang sa inyo bilang nagmumotor, dapat meron kayong auxiliary light para just in case na mapundi ang ilaw nyo, meron pa kayong ilaw na isa. O kaya naman, pagka meron kayong kasalubong na
masyado mataas ang ilaw, pwede nyong ilawan. Yan, ganyan. Gawa ng ako, kaya meron ako nito, ay gawa ng malalayo nga ang biyahe ko. Malayo ang binabiyahe ko. So, hindi naman pwede na lagi tayong abis sa karsada. So, dapat meron tayong panlaban sa mga matataas ang ilaw. Sila naman, ang sa akin lang naman, hindi naman nila sinasadya yun na mataasan ka ng ilaw. Ang kaya lang, ang ilaw na nakamotor lang tayo, tapos mahina pa ang ilaw yan. Mahina, hindi masyadong makita yan. Kaya hindi masyado napapansin ng driver na mataas pala ilaw niya, may motor pala. Ay, pero dahil meron tayong ano, auxiliary light, yan, ganyang kalakas, ma-alert sila na, oops, may kasalubong pala tayo. Yun, yung advantage nun. Pero mga boss, isa pang tips, yung auxiliary lights nyo ay huwag laging bukas. Tulad nito, o yan, katulad yan. Diba? Kung wala akong ganong ilaw, hindi yun magbababa. Pababayaan nun, ano. Misan, ano eh, hindi ko maaalaman kung sinasadya baga o sadyang na hindi niya napapansin. Kaya malaking bagay mayroong ganyan. Lakas niyan mga boss. May relay yan. Lagyan ko ng relay para safe ang switch. Hindi siya masunog. Masyadong malakas yan eh. Kahit truck, abot dyan. Ayan yung suluin. So, kailangan sa karsada, hindi tayo maapi sa ilawan. Pang ano lang yan, pang alert sa kanila na, oy, baba mo ilaw mo, liwanag eh. Tulad nito, hindi nagbaba, ilawan natin. Hindi marunong babae. Rikoy. Okay mga boss, ako po ay muling nagbabalik. Ang inyong lingkod ay muling nagbabalik. Andito na ako mga boss sa Chaong Quezon. So nandito tayo sa diversion ng Chaong Quezon. Nagigiveaway lang tayo dito. Ayun, bibili muna akong pasalubong. Aray ko. Buy one, take one. Isang P3. Yung ano, 42. 42? Ah. Cheeseburger ba yan? Yes po. Ah, 42 o yung ham sandwich? Oo, yan. Yung ham beach po? Oo. Isa lang. Salubong doon lang doon sa nagat niyang sa bahay. Ano, take out? Oo. Sakto. Okay mga boss, thank you so much sa inyong panonood sa aking video ito. Pasensya na kayo at nabitin kayo, gawa na yung aking palang action camera ay nalobat na. Kaya ngayon, ang ending ay dito na lamang sa ating video ito. Gusto ko na lang po magpasalamat sa inyo sa mga
lahat ng sumusubaybay sa aking video ito at sa mga bago pang magsusubscribe ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtitiwala. At patuloy pa po akong gagawa ng video para sa inyo, para makatulong pa rin o makapagbigay pa rin ng idea si Biyahe with Ariel tungkol sa pagbibiyahe natin at saka sa ating pagmamotor. So sana kahit papaano sa mga na-share ko sa inyo sa video kong ito ay meron kayong nalaman na naman tungkol kay Ariel. Yan. So maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye! We'll be right back.